Good morning po. Thank you, worship team. 12 years ago, Crystal and I said, I do, till death do us part. She was the best thing that ever happened to me. Tandang-tanda ko pa kung paano niya ako tiningnan habang nangangako siya ng kanyang pagmamahal sa harap ng altar. Hanggang ngayon, natutunaw pa rin ang aking puso pag naaalala ko ang araw na iyon. 12 years ago was the best day of my life. Ngayon, umuwi ang abo ni na Crystal at Avalyn na aming anak. Kinounterflow sila sa kalsada ng isang lasing na driver sa bilis na 136 kilometers per hour. Nasawi si Crystal at ang aming anak. Nasira ang aking pamilya. Ito po yung storya ng buhay ni Zach Kincaid. Nangyari po ito sa USA several years ago. And naparusahan yung taong nakapatay sa kanyang mag-ina. So ano kaya ang mangyayari kung wala tayong batas? No? Kung walang batas ang society natin, pwede nang gawin ng tao ang kahit anong gusto nila ng walang consequence. At siguro sobrang daming crime, sobrang daming karahasan. Kasi wala yung takot na pwede kang makulong o pwede kang arestuhin. There will be no protection sa mga karapatan natin, di ba? Pwede nating takbuhan yung bangko na hiniraman natin ng pera. Ang isang society na walang bansa, it will be very chaotic and a very dangerous world. Sa mga nakaraan nating linggo ng pag-aaral, we can remember that God spoke to Moses and sa Israelites through thunder and lightning. And we also studied about the Ten Commandments na binigay ng Diyos kay Moses para sa mga Israelita. And today we will continue that journey through the book of Exodus sa pag-aaral natin ng two chapters today. So medyo mahaba po. Exodus chapters 21 to 22, kung saan makikita natin yung yaman ng karunungan at paggabay ng Diyos sa mga tao, maging sa atin ngayon, kung paano mamuhay sa isang komunidad na may pagturing sa bawat isa na may respeto at may katarungan. Before we move on, let's pray po. Father, maraming salamat, Lord, sa kalayaan na makapag-aral ng iyong salita sa aming bansa. We pray, Lord, na as we continue to study our book, the book that you have given, Lord, with your words in Exodus chapters 21 and 22, ay ipakita ninyo, Lord, sa amin yung inyong character sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Lord. May we see the same God na meron sila noon and the same God that we have now through the words that we will be studying, Lord. Buksan niyo yung aming puso, Lord. Palambutin niyo ito at correct us, Lord. Hammer us with your words, Lord. Ignite our hearts and give us clean hands, Lord, and a righteous heart through Jesus Christ. At as I teach the word today, bigyan niyo po ako ng karampatang respeto at katapatan in teaching your word. In Jesus' name, amen. So, ako po muna yung magtuturo today. And I pray na sabay-sabay tayong matuto dito sa mga pag-aaral natin. It is
a fearful thing na tumayo rito at magkamali. So thank you for praying for me. The God knows who you are. And nakakakaba po. So ang pag-aaral po natin ay pinangwatang Laws of Our Gracious God. So, titingnan natin dito si Lord dun sa kanyang mga batas. No, makikilala natin ang Diyos base sa kung ano yung mga batas na binibigay niya at binigay niya sa atin. So, unang-una, dito sa Exodus chapter 21, verses 1 to 11, makikita natin dito yung outline ng mga batas pagdating sa kung paano dapat ituring ng mga masters yung kanilang Hebrew servants. So, ito po yung klase ng servanthood na iba sa nangyari sa US noong 1600. No, na kung saan, kung may makikita tayong mga movies about slavery, grabe yung pagturing sa mga sa mga tao. Hindi po ganun yung klase ng servanthood or slavery na gusto ng Diyos para sa mga Israelites. So una po dito, sa pagdating sa mga lalaking servants, ang sabi dito, ang isang lalaking Hebreyong lingkod ay maglilingkod sa loob ng 6 na taon at palalayain sa 7th taon ng walang utang. Kung dumating siyang mag-isa, aalis siyang mag-isa. Kung may asawa siya, aalis siya kasama niya. Kung binigyan siya ng kanyang Panginoon ng asawa at nagkaanak ito, ang asawa at mga anak ay mananatili sa Panginoon maliban kung pinili ng alipin na manatili ng permanente. Yung Panginoon na tinutukoy po dito is yung human master ng mga slave. Pagdating naman po sa mga babae, ang babaeng alilang ibinenta ng kanyang ama ay hindi dapat ituring bilang isang lalaking alipin. Kung hindi niya nalulugod ang kanyang amo, maaari siyang tubusin. Kung siya ay itinalaga para sa anak ng Panginoon, siya ay ituturing na isang anak na babae. Kung ang Panginoon ay nagpakasal sa ibang babae, hindi niya dapat pagkaitan ang unang asawa or yung servant na babae ng pagkain, pananamit, o mga karapatan sa pag-aasawa. Kung siya ay nabigo, yung master, sa mga tungkuling ito, siya ay, yung babae na servant, ay palalayain ng walang bayad. So ano po ba yung mga dahilan or common reasons kung bakit napupunta sa slavery or servanthood yung isang tao during that time? Meron po tayong 4 na dahilan dito. Una po, yung pagkakautang. Pag po nagkakaroon sila ng utang ay at hindi nila kayang bayaran, yung mga creditors, dinadala po sila para ibenta dun sa mga mayayamang tao para magbayad. And so, tong servant na to, ibibigay ko sa iyo, bibigyan ng pera yung creditor, yung nagpautang, at tong servant na to ay magse-serve for 6 years. Pangalawa po, yung kahirapan or poverty. Example po nito, if a poor family could not afford the cost of normal wedding, yung tatay pwede niyang ibenta yung kanyang anak na babae sa isang mayamang tao bilang isang slave o bilang pangalawang asawa. Pangatlo po, yung mga magistrates or judges. So during this time, meron na silang ganun na council, no? They are the people who are administering the law. Sila yung nagpapatupad ng batas. And kapag may mga criminal na kailangang pagbayarin, binibenta sila bilang servants or slave. At pang-apat po, yung forced slavery. At makikita natin later na related ito sa verse 16 ng ating text sa chapter 21. Kung maaalala, sino pong naaalala nyo dito sa forced slavery? Yes, tama po, si Joseph. He was sold to slavery.
So yung sinabi ni Lord, yung panukala ng Diyos pagdating sa mga slaves ay ito. Leviticus 25, ang sabi dito, do not make them work as slaves. They are to be treated as hired workers or temporary residents among you. Sabi naman sa Deuteronomy 15, when you release them, do not send them empty-handed. Supply them liberally from your flock, from threshing floor, and your winepress. Give to them as the Lord your God has blessed you. Alam niyo po, sa labas ng Israel, grabe yung slavery. Nangyayari din po yun. And wala sila nung ganitong mga guidelines. Hindi nila kilala yung Diyos. So, they are very blessed, yung mga Israelites, to receive these laws from God. Makikita po natin dito sa mga verses na binasa natin so far that God extended the right sa mga slave. Una po, they can keep a wife. Makikita natin yan sa verse 3. Sa verse 8, hindi sila pwedeng ipagbenta sa mga foreigners. They are to be adopted into the family by marriage, sa verse 9. Sa verse 10, they are given the right for food, for clothing, and marital rights. And sa verse 5 and 6, meron silang option to stay with their master. Kung napamahal na sila doon sa master nila at tinuring sila ng maayos, they can stay and be a servant for life. So, itong mga batas na ito na so far nabasa natin, it gives emphasis to God's fair treatment and protection sa mga servant or sa mga slaves. Nakikita rin natin dito yung concern ng Diyos pagdating sa hustisya at sa dignidad ng tao. So, balik tayo rito, no? Sabi dito, 6 years. So, ang tanong dyan, bakit 6 years yung pagsaserve ng mga servant? For the master, yung 6 year po na period, bawi na yung kanyang investment or ROI. Pangalawa, just as God rested on the 7th day of creation, the 7th year also provides time for rest dun sa mga slaves and to start a new life. So, binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos to start over. At magpasalamat sa Diyos for the past 6 years na sinustain siya sa kanyang servanthood. So, itong mga laws na nakikita natin dito, they all relate to the 4th commandment. Na kung saan sinabi ng Diyos to remember the Sabbath day by keeping it holy. Next po, pagdating sa verses 12 onwards, makikita natin dito yung personal injuries. If you are using NIV, makikita nyo doon may mga header bago nakasulat yung mga verses. Ang sabi dito, ang sino mang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakataka siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at pinlano niya ang pagpatay, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Grabe, no? There is this tendency na ma-misinterpret natin ng Diyos. Kaya we have to be very careful pagdating sa study na to. Actually, medyo na-stuck ako dito when I was reading this passage. Kasi pwede nating maihiwala yung Diyos sa Old Testament, sa Diyos sa New Testament. Pwede nating masabi na hindi na ganito yung Diyos ngayon. But we have to see God as never-changing God. And for the next verses, for the verses 15 and 17, patungkol po yun sa mga magulang, we will skip that and we will study that later. So tuloy tayo sa verse 16. Sinabi dito, ang sino mang dudukot sa isang tao ay papatayin, kahit na ipinagbili na niya o hindi pa ang kanyang dinukot. Verse 18, halimbawang nag-away ang dalawang tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway at siya'y nabalda, at hindi na makabangon pero hindi na matay,
Ngunit kung sa bandang huli, makabangon at makalakad ang napilay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya ay hindi dapat parusahan. Pero kailangan niyang magbayad sa taong nasaktan niya sa mga panahon na nasayang at kailangan siyang alagaan ng taong nanakit hanggang siya ay gumaling. Verse 22, kung may nag-aaway at nasaktan ng isang buntis, so makikita natin dito no, na may mga lalaki siguro na nag-aaway at sa bandang malapit ay mayroong isang babaeng nagdadalang tao. Kung nasaktan nila ang buntis at napaanak ito ng wala sa oras, pero walang masamang nangyari sa kanya, pati dun sa bata, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable katulad ng nangyari sa babae. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Let's study this further, no? Kasi ito po yung tinatawag na lex talionis na principle na mata sa mata. Kung ano yung binawi nyo sa akin, yun din ang kukunin kong kapalit. Pero ang Diyos mismo, He is with His divine care pagdating sa buhay. Dahil siya ang nagbibigay nito, siya rin ang nagme-maintain nito. He even said in His law na huwag kang papatay. So by law, He protects life, yung Diyos. And even the life of an unborn child ay mahalaga sa Diyos. Sinabi niya nga, you shall not murder sa Exodus 20 verse 13. So yung mababasa natin, yung willful murder, it shall be taken to God. They shall be taken from the altar of God. But God, He also provides cities of refuge. Yung mga tao na nakapatay ng non-intentional, sabi dito, kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. God will give him refuge to that place and possibly to later decide kung ano yung gagawin sa kanya. That's because it was not intentional na mapatay niya yung taong iyon. Mababasa natin yan sa verse 13 pati sa 23 kung aksidenteng namatay yung bata sa sinapupunan nung babae. Similarly, itong mga batas na ito pagdating sa violence and pagdating sa pananakit, it emphasizes the importance of human life and to seek restitution. Yung restitution po is to restore. Yun yung pagbabayad nung danyos na naikos natin sa ibang tao. So, yung sinabi dito na eye for eye, tooth for tooth, sobrang harsh niya siguro sa pananaw natin, sa modern times natin. But they serve as deterrent or pagpigil sa further violence during their time and even up to this time. And it also highlighted the principle of accountability sa ating mga pagkilos. Yung eye for an eye, it should not be taken literally. Kumbaga, it is more of a basis of formula or proportion. Kung ito yung damage na nagawa mo, there is a portion or this is the proportion of punishment or compensation na dapat ibigay ng offender. The heavier the crime, the heavier the punishment, and the bigger the proportion. Yung punishment as well, it will be carried by the civil authorities, hindi sa individual. Diba sinasabi dito, ihayaan natin yung batas, yung gumawa or yung mag-function sa sitwasyon natin. Do not put the law sa sarili nating mga kamay.
na kung merong nasaktan sa pamilya natin, ilalagay natin yung batas sa sarili natin. It is highlighted here that the punishment must be carried by the civil authorities at hindi ng mga individual. Here is Matthew 5:38-42. This is New Testament and this is Jesus. Sabi dito, you have heard that it was said, eye for eye, tooth for tooth. We can see that God is very much aware. Jesus is very much aware doon sa mga batas na nasulat sa Law of Moses. Diba? Eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. Ito yung sinabi ng Diyos. And if anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you. Do not turn away from the one who wants to borrow from you. When Jesus said na do not resist an evil person, He is revealing the heart of God and kung paano natin ituturing yung mga taong nanakit sa atin. Sobrang hirap gawin nito, di ba? Pero ito yung instruction ng Diyos. So, we can say na from the Old Testament, God said those things, God gave those instructions, but there is a more specific instruction pagdating sa mga bagay na yon na itinuro ni Jesus in His time. You are not to take it literally. And Jesus said, we must forgive. Mahirap, but He will enable us to do that. So instead of seeking revenge, Jesus is telling us that we should turn the other cheek. So in other words, kailangan mag-adapt tayo sa ganong attitude na may magpagpapakumbaba and to seek and always ask and pray to God for peace with those who have wronged us. By not seeking revenge or not retaliating, yung retaliating is counter-attack dun sa mga taong nanakit sa atin and dun sa mga taong sumira or nakasira ng buhay natin. By doing that, by forgiving, we are able to reveal to them what God is like. Ito yung Diyos na nagpatawad sa lahat ng mga kasalanan natin. Ganun yung gusto niyang makita sa atin sa pagsunod natin sa mga batas na to. So by His grace alone, He allows us na hindi mag-retaliate against those who wrong us. The same with Jesus. Hindi siya nag-retaliate sa mga taong nanakit sa Kanya, nang yurak sa Kanya kahit na wala siyang kasalanan. He does not try to get even with sinners. Rather, God invited us to have a relationship with Himself and in Christ to offer and to forgive sins. So, they say it's really difficult to do that. And it's also very difficult for us who are preaching this to practice what we preach. So, balik tayo dito sa isang verse na nabasa natin na sinabi dito sa verse 16, ang sino mang dudukot sa isang tao ay papatayin kahit na ipinagbili na niya o hindi pa ang kanyang dinukot. This one po, it's a different story. Actually, yung kidnapping or yung man-stealing po is ito yung object of selling one person to slavery. Kasi magkakapera sila dun eh. So kukuha sila, magkikidnap sila ng tao, ibebenta. They will get some money from that. This is ranked as one of the greatest crimes even sa New Testament. We can read that sa Timothy, sa Book of Timothy. So, in the next verses, pag-usapan natin yung injury towards servants or yung sa mga slave. So, bilang masters, they are also given rules or law pagdating sa pamamahala ng kanilang mga slave or yung mga servant nila.
Sabi dito sa verse 20, kapag hinagupit ng tungkod ng sino man ang kanyang alipin, lalaki man o babae, agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng isa o dalawang araw, hindi siya parurusahan dahil sa pagmamay-ari niya ang alipin. So, merong question na lalabas dito, no? Ito yung question. Why does the Bible allow slave owners to beat their slaves? No, bakit ina-allow na saktan yung mga slave or yung mga servant natin? These are some of the reasons kung bakit. Yung social structure ng ancient Israel, physical punishment yung makukonsider natin na most appropriate response pagdating sa acts of disobedience at acts of rebellion. Let us not forget na dun sa reasons kung bakit napupunta sa slavery ang isang tao is because some of them did a crime. Kaya sila pinasok ng mga judges or magistrates into slavery. So, it's very possible na may masamang gawin yung mga servant. Kaya dumadating sa point na they are punished. Pero merong limit yan. Yung pagpaparusa ay limitado rin dito yung mga slave masters. They are not allowed to do whatever they want. Again, yung sa US, grabe yung slavery na nangyari doon. Pinapatay nila yung slaves nila. Meron pang tinatawag na pinapag-wrestling nila hanggang mamatay yung isa. So, hindi yon pwede sa batas ng Diyos dito sa Israel. And yung pagpaparusa, minsan hindi lang yung physical na pananakit, pwede rin silang igapos o pwede rin silang ikulong. But at the same time, yung master, they cannot go too far pagdating sa pagpaparusa nila sa mga slave. Kasi kung mabalya o hindi makapagtrabaho yung slave for certain number of days, para niya na rin pinarusahan yung sarili niya kasi he could have received service from that servant pero hindi niya yung natanggap dahil yung servant niya nakaratay sa higaan. So, they are also limited pagdating sa pagpaparusa. So, it is also the best interest of the masters na hindi maging too severe sa pagpaparusa sa mga slaves. So, at the same time as well, yung pagpatay ng isang slave during that time, it was very scandalous during the time of Moses. Na kapag yung master ay napatay niya yung kanyang slave, that is a big deal during their time, even up to this time. So we can see that God is concerned sa welfare ng mga slaves. And yung master, they are allowed to discipline or to punish their servants for correction, but not to the extent of killing them. Verse 26, kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya. Kung nabungi niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. So that's the same from the previous verse na God protects, God gives protection dun sa mga servants. Ito naman po, balikan natin yung verses 15 and 17 na iniskip natin kanina. Ito po ay patungkol sa mga parents. Sabi dito, ang sino mang nanakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sino mang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Dinagdag ko rito yung Matthew 15:4 kung saan God commanded to honor your father and your mother and whoever reviles father or mother must surely die. Ginamit po dyan yung word na revile. Ang sabi po dyan, to revile is to abuse or to attack with evil words. So,
dishonoring or reviling your parents or our parents is a serious offense. God commanded about it sa Ten Commandments, even when unspoken or nasa puso lang natin na kinikurse or minumura natin yung ating magulang, God can see that. We have to repent. Children, we have to repent kung nagawa natin yan sa ating mga magulang. So, I would like to talk to the children pagdating dito sa bagay na to. Obviously, we are all children or meron pa yung mga tao rito na meron pang magulang. How do we treat our parents? Do we treat them with honor and with respect? So, sa karamihan dito sa atin, no, especially our elderly people, yung mga lumaki sa household na yung discipline ay strictly observed. Isang tingin pa lang ng magulang natin, di ba? Alam na natin yung gagawin. Hindi na kailangan magsalita yung magulang. Ganun yung observance pagdating sa discipline nung time na yon. Hindi na kailangan bumuka ng bibig ng magulang. Lalo na kapag yung nanay nagsalita, tapos ayaw sumunod ng anak, dadating yung tatay, sumunod ka na. No, even myself and yung mga kapatid ko, the same yung pagpapalaki sa amin ng aming mga magulang. Kasi po yung tatay ko ay nasa Philippine Marines. So, very strict siya pagdating sa disiplina at sa respeto, lalong-lalo na towards our mother. Na minsan, sa tatay ko, parang kung may babastusin ka, ako na lang. Pero yung nanay mo, wag na wag mong babastusin yan. So, let us bear in mind that we are reflection of our parents. Kung ano yung mga nakikita sa kabataan, ito rin kasi yung makikita sa magulang. In our society, madalas ganito yung judgment or prejudgment na binibigay. Nako, siguro ganito yung magulang ng batang yan. Ganito yung mga magulang yan, hindi responsable sa mga anak. So, kung ano yung mga actions ng kabataan, yun din yung kinoconnect sa pagpapalaki ng mga magulang niya sa kanya. So, in cases na yung mga anak ay natuto ng mga bagay outside their homes or sa kalsada, sa street, kasi hindi natin may iwasan na ganun yung mangyari, na matuto yung kabataan ng mga bagay outside our home na hindi yun yung gusto nating ituro sa kanila. As parents, sa gaya natin sa mga magulang, it is our duty, it is our responsibility para itama yung mga bagay na yon. To align that with the values that we have, to align that, especially us Christian parents, to align that kung sa ano yung tinuturo ng Bible. So, we must pray to God. We have to commit our children to God. Dahil we can honestly say na hindi madali yung pagpapalaki ng anak. And we really need all the help we can get from God pagdating sa bagay na yan. So, as a challenge to the children, paglabas mo ng bahay nyo, do you remember that you represent your parents? Conscious ba tayo pagdating sa realidad na to? Or do we bring honor to our parents in the way we live, in the way we speak, in the way we treat other people? Or do we bring them shame? Just to add a short story pagdating sa bagay na yan, when I was a kid, I think elementary time to, merong bumisita sa bahay namin na classmate ng ate ko. And medyo malambot siya, pero hindi siya proclaim na bakla. During that time kasi medyo hindi pa ganun kadami yung homosexuality, no? Tinawag ko siyang bakla, tinutok sa ko siyang ganun.
narinig siya ng tatay ko, and he immediately corrected me. Nilagay niya ako sa sako. Meron ba ditong kabataan na nalalagay pa sa sako? Nilagay niya ako sa sako, and talagang natandaan ko yung punishment na yon. Kasi I was trying to see outside dun sa butas ng sako. And nung pinalabas niya ako, he told me kung bakit ganun yung ginawa niya, and that is for my own welfare as well. Ayaw niya na lumaki ako na nanghahamak ng ibang tao o naninirang puri. Kasi maaring hindi naman talaga siya bakla. Tinawag ko siyang bakla. Tapos narinig ng ibang tao, nasira na yung kanyang puri o pagkatao dun sa ibang tao na nakarinig nun. So, God is so gracious to give us the opportunity every day to repent or to change and magbigay ng kapatawaran dun sa mga taong nanakit sa atin, at especially kung meron man tayong mga pagkakamali sa ating magulang, we are always given the opportunity araw-araw to ask for forgiveness and to reconcile with them. Sabi nga doon sa Exodus 21:17, no? This verse sa Exodus 21:17, it highlights the gravity of God's commandment pagdating sa pag-o-honor at pagbibigay ng respeto sa ating mga nanay at tatay. Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them. They are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. This also applies in our church. Yung pagbibigay natin ng karapatang respeto sa ating mga elders, sa ating mga pastor, and of course, in our household para sa ating mga magulang. Next po, pagdating doon sa mga batas concerning the animals, ito po ay mababasa natin from verse 28 to 35. Sabi dito, makikita natin dito yung tao, meron siyang dominion over animals. Meron din, binigyan din siya ng karapatan to kill animals for food. We are caretakers or stewards of God's creation. Naalala nyo sa creation, God said na ikaw ang magiging tagapamahala ng mga hayop sa himpapawid, sa dagat, sa lupa. We are given that responsibility. Pagpasok nyo pa lang dito, pag mag-church, makikita na natin sobrang daming paskel pagdating sa pangangalaga sa mga hayop, and yung may mga batas tayo that protects animals, yung paggawa ng harm pagdating sa mga hayop. So in a sense, we are all shepherds over the creatures that shares this planet with us. Sabi dito sa Proverbs 12:10, a righteous man cares for the needs of his animals. Luke 14:5, and he said to them, which of you having a son or an ox that has fallen into a well on Shabbath day will not immediately pull him out? Makita natin dito na ang Diyos, mahalaga sa kanya yung mga hayop. And the Bible makes it very clear that we are to treat animals with dignity, respect, and mercy. And tayo bilang mga caretakers or owners, we must take responsibility pagdating sa mga bagay na ito, na especially the things that concern them. Makikita natin dyan sa verses na yan, sa last part of Exodus chapter 21, na kung yung alaga mong hayop ay nakasira o nakapatay ng ibang mga hayop din, yung owner ng hayop na nakakos ng damage, you are responsible to pay off lahat ng mga damage at compensation na kailangan ibayad doon sa kabilang party. So, we're moving on to Exodus chapter 22. Dito po sa Exodus chapter 22, nilista ko na lang yung mga batas na mababasa natin dito. Itong mga batas na to, unang-una, pagdating sa pagnanakaw. This is
connected pagdating sa 8th commandment ng Diyos na sinabi niya, do you shall not steal, or anything na ninakaw mo, you have to restore that dun sa may-ari. You have to pay for it. It must be paid several times over. Kung mababasa niyo yung verses dyan, there are portions where you have to pay 4 times. Meron na 5 times, depende sa klase ng animal na ninakaw. At sinabi dito, ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. This is in verse 3, Exodus chapter 22. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin. At ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. So, connected rin siya dun sa mga common reasons kung bakit napapasok sa slavery ang isang tao. Remember, mayroon siyang ginawang crime and the magistrate decided na ipasok siya sa slavery para mabayaran yung mga utang or yung mga bagay na ninakaw niya. Next po is yung damage to other people's property. Gaya ng fields, yung mga sakahan, yung mga vineyards, yung taniman ng mga ubas. By beast or by fire. Kapag nagsiga yung isang tao at nadamay sa sunog yung kabilang taniman na pag-aari ng inyong neighbor, you are to pay for that. Kapag yung alaga mong hayop ay nanginain doon sa tanim ng kapitbahay mo, you are to pay for that as well. So, kasama po yan dyan sa batas na nasusulat sa chapter 22. Next po is yung anything or creature deposited or entrusted in the hands of a neighbor na kung nanakaw ito or nawala by means of another. So, anong ibig sabihin nito? Dyan sa verse na yan, makikita natin yung pagtitiwala. Na kapag yung neighbor mo, pinagkatiwala niya sa'yo itong mga bagay na ito at nasira o nawala, kailangan na kapag nahuli yung nagnakaw, dapat niya itong bayaran. He must restore that. Pero kung hindi nahuli yung nagnakaw nung item na ipinagkatiwala mo sa kapitbahay mo, ikaw na pinagkatiwalaan, haharap ka sa judges, haharap ka sa Diyos para patunayan na hindi ikaw yung nagka-interes dun sa bagay na yon. Next po is yung anything na hiniram and it comes to any damage. So, makikita natin dito or mababasa natin dyan sa verse na yan na kapag humiram tayo ng isang bagay at nasira natin ito, we have to replace that. Ngayon, kung hayop yon yung hiniram natin para sa pagsasaka at naandun yung may-ari during the time or nasira yung bagay na yon, in the presence of the owner, nakita niya kung ano yung nangyari, hindi niya kailangan magbayad kung sino man yung humiram. Kasi andun yung may-ari eh, na nakita niya na hindi sadyang sinira nung humiram yung bagay na yon. Ngayon, kung inupahan niya yung hiniram niya, kung ano man yung upa na ibinigay niya at nasira yung gamit na yon, yung bayad sa upa, yun yung mapupunta dun sa owner. Next po is yung fornication. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 22 verses 16 to 17. Fornication po is sex outside marriage. Pero yung mababasa natin dito is may kaugnayan sa rape or pananamantala. Sobra po yung bigat ng parusa pagdating sa rape. And yung taong ng rape, he must pay according sa Bible, several years of wages yung ibabayad niya. Kung sumasahod ka ngayon, buwan-buwan, yung ibabayad mo is years
nasahod mo dahil sa offense na nagawa mo. Ngayon, pwede mong pakasalan yung tao na, yung babae na na-rape, given the permission of the father ng babae. Pero kung hindi siya pumayag na ipakasal sa'yo yung kanyang anak na babae, you are still to pay the same amount for that offense. Next po is yung witchcraft, bestiality, and idolatry. Alam naman po natin that God hates witchcraft. Pagdating po sa bestiality, ito po yung sexual intercourse with animals. So, bakit galit ang Diyos sa bagay na to? Actually, sa Bible, that has been given emphasis 4 times. Mababasa natin yan dito sa verse 19. Mababasa natin siya 2 times sa Leviticus, paulit-ulit na sinabi, at mababasa rin natin yan sa Deuteronomy chapter 27. So, that's because human beings are to mate with other human beings at hindi sa hayop. So, during the creation account, we can remember that God saw the loneliness of Adam. Kahit na may mga hayop na nung time na yon, God knows that Adam is not fit for animals. Kaya ginawa niya si Eve because this is the right partner para kay Adam, for man. Genesis 2 verse 20. Number 2, yung hayop po, despite its innocence, kasi wala namang alam yung hayop pagdating sa bagay na yon, kailangang patayin yung hayop na yon kung nagkaroon ng bestiality with human. So, kahit na inosente yung hayop, kailangan siyang patayin because of the sin of man. So, clearly, we can see na sobrang wicked nung bestiality pagdating sa bagay na yan. And number 3, yung bestiality, it also essentially denies the uniqueness of humanity, yung design ng Diyos sa tao in His image. God created man in His image. So, yung bestiality, it lowers the humanity to nothing more than an animal. And, or to a beast na hindi marunong makadistinguish ng tama sa mali or natural sa hindi natural at sa pagmamahal at sa kalaswaan. Hindi yun kayang i-interpret ng hayop. And, doing bestiality, you are putting yourself in that low position, very low position. So, dyan po sa batas na yan, sinabi rin dyan yung idolatry. And God cannot give much emphasis on this anymore. Mababasa natin yan sa second and third commandments ng Diyos. Not to worship any gods aside from me. And even to create images of anything or anyone na nasa heaven, pinagbabawal ng Diyos. Next po dito, makikita natin yung oppression and affliction of the stranger, fatherless, and widow. That can be read from verses 21 to 24. Kaya po ganito, no? It is very encouraged. Kaya po very encouraged na basahin natin yung Bible natin or yung study natin prior to Sunday to worship. Yun po yung talagang ine-encourage natin. And kaya ganito yung format na ginawa ko. So, pagdating sa oppression and affliction of stranger, fatherless, and widow, God, we can see the image of God as being a merciful father. Sabi nga, God is the father to the fatherless dun sa mga ulila. And He cares a lot pagdating sa mga byuda. And ang gusto ng Diyos is we bless these people instead of oppressing them. Kasi wala nang laban, but we oppress them. We afflict to them.
And even to the strangers, sabi dyan, no, affliction of the strangers, we can remember that Israel or Israelites, they are strangers to Egypt. Nung panahon na sila ay gutom, panahon na yung mga taniman nila ay hindi nagbubunga dahil sa famine, God placed Joseph in position para kupkupin yung mga kapatid niyang Israelita. These strangers were treated like a family. Binigyan sila ng tahanan, binigyan sila ng pagkain. So, ganun din yung gusto ng Diyos na gawin natin. We have to show compassion sa mga tao na homeless, sa mga pulubi, sa kalsada. How do we respond pagdating sa mga taong ito? Na parating pa lang yung pulubi, medyo defensive na tayo. Hindi mawawala yung ganong mindset dahil alam natin na may mga pulubi or may mga nanghihingi sa kalsada na ginagamit ng mga sindikato. But God wants to establish that kind of compassion pagdating sa mga taong nangangailangan ng tulong. Next po is yung taking usury or yung pagpapautang ng sobrang laking interest, yung 5-6, and pledges. So, I can remember yung eto po, sabi dito, kung magpapahiram kayo ng pera sa sino man, sa mamamayan kong mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng kanyang utang sa inyo, isauloy mo ito sa kanya bago lumubog ang araw. Sa panahon natin ngayon, yung guarantee, binabalik lang yan after makapagbayad. But God said here, kung binigay sa iyo yung balabal ng kapatid mo bilang guarantee na magbabayad siya, you have to give it back bago matapos yung araw. Verse 27, sapagkat ito lang ang pantakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. I can remember the time na pupunta kami sa tindahan ng nanay ko noon para umutang ng 1 kilong bigas, umutang ng delata para meron kaming makain. Bago kami bigyan, nakikita ko na ang dami pang sasabihin bago ka makahiram. Ang dami pang masakit na bagay na kailangan tanggapin ng nanay ko. And she's doing that. Para may makain kami. 5 kami magkakapatid at yung mga magulang ko, they decided na yung tatay ko yung magtatrabaho. And sobrang sakit bilang anak to see that situation. Kaya ikaw na dumadaan sa ganitong sitwasyon, kung nandito ka man sa sitwasyon na to na humihiram ka ng pera and totoo ka naman, honest ka sa puso mo na magbabayad ka, nagipit ka lang, dumaan ka lang sa paghihirap, lagi mong tandaan na mayroong Diyos. May Diyos. At sabi niya rito, tutulungan ka niya dahil maawain ang Diyos. He is gracious, He is merciful, and He can see lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin ngayon. Sana nung panahon na yon may tindahan na si Ate Raquel para doon na lang sana kami humiram. Na I'm sure we will not be judged. Next po, pagdating dito sa irreverence o kawalang respeto sa magistrates, third to the last bullet, Exodus chapter
22 verse 28, irreverence. Ang irreverence po is yung kawalang respeto sa magistrates. If you can remember sa kung saan ang galing itong magistrates or yung mga judges, ito pong magistrates, they are ordained by God as authority during their time. Naalala nyo po nung time na bumisita si Jethro sa kay Moses? I think that was four Sundays ago. Mababasa natin yan sa Exodus 18. He shared his wisdom to Moses. Nung nakita niya na, ano yung ginagawa mo? Inabot ka ng hapon to attend sa mga concern na inilalapit sa iyo ng mga Israelita. At he shared his wisdom na, sinabi niya, kumuha ka ng able men, people who are trustworthy, men who fear God. And sila yung ilagay mo as judges dun sa maliliit na bagay. Pagdating sa malalaking bagay, ikaw yon, si Moses. So we can see na may mga judges during that time, and Diyos din ang naglukluk sa kanila sa posisyon na yon. So, yung kawalan ng respeto sa magistrates or sa authority in our society at this moment, galit ang Diyos pagdating sa bagay na yan. God expects us to obey and to respect our leaders. Next po is yung offering fruits to God, the first fruits to God. Exodus chapter 22, 29 to 30. So, ang sabi dito, do not hold back offerings from your granaries or your vats. You must give me the firstborn of your sons. Do the same with your cattle and your sheep. Let them stay with their mothers for 7 days, but give them to me on the 8th day. Ito pong granaries, ito po yan yung nasa baba. Yan po yung picture na one of the old times or ancient times na dyan nila iniimbak yung mga naipon nilang mga, let's say, bigas o mais, yung mga ani nila. Yung nasa taas naman, yung vats. Yung vats is dyan nilalagay yung mga wine na nakuha nila sa vineyard. Meron ding oil during their time na nakukuha nila siguro sa mga olives. At yun yung tinatawag na vats. And God also wants us to commit our firstborn to Him. Hindi lang yung mga anak, but also the children of the animals na meron tayo. This is the same offering that God did. He offered His one and only Son for our salvation, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. And God expects us to do the same by committing our firstborn, our children, to the Lord, na itong mga batang ito, they are eternal souls na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos. So, sisiguraduhin dapat natin na ginagabayan natin sila, pinagpe-pray natin sila. We pastor them. As fathers, tayong mga tatay, tayo dapat yung nangunguna pagdating sa bagay na to. That we pastor our children and commit them to God. Pakilala natin sa kanila yung Diyos. In the past studies, paulit-ulit sinabi ng Diyos, tell this to your children. Remind them always kung paano ko kayo iniligtas mula sa slavery sa Egypt. And lastly po dito, yung prohibition of eating anything torn by beast. Pinagbabawal din po ito in their time, yung pagkain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Israel is God's chosen people. They are to be holy and they are to be blameless. That very fact is the reason bakit merong ganitong batas.
So to close with this, no, as we reflect on these ancient law o mga batas, we are reminded of the timeless principles. We can say timeless kasi some of these, they apply to us. These are the principles of justice, the principles ng mercy and compassion that are still very relevant today. These things, mahalaga sila kahit sa panahon natin ngayon or kahit na 1,000 years ago pa yung lumipas, they are still very relevant in our time. We are called to embody these principles sa araw-araw nating pamumuhay, to seek and to create a community governed by the laws of God and governed by God. Merong respect at merong care sa isa't isa. So, we can remember that God is preparing the Israelites to live righteously as a holy community bago sila pumasok sa promised land. Dadating yung mga susunod nating pag-aaral, we will see that they will enter the promised land. Bago pa dumating yung time na yon, ini-establish na ni Lord na dapat ganito yung community, holy people that I will be governing. Ganito dapat yung umiiral na pagturing nyo sa isa't isa. Kayo ay magkakapatid. Ganito yung gusto kong gawin ninyo. So, ganun natin i-view yung mga batas na ibinigay ng Diyos. And right this very moment, God is building His community. God is building His nation. God is building His people. Tong people na to, this is us. God is building us. God is preparing us. Hindi para sa mundong ito, or not just for this world, but for the eternity that He is preparing for us. Hanggat meron pa tayong panahon, let us allow our hearts to be governed by the laws of God, to be governed by the righteousness of God, to be governed by the holiness of God. We can all agree na mahirap sundin yung mga batas na ibinigay na Diyos sa past Sundays, even to the discussions that we have sa mga CEF natin. Masasabi natin na mahirap sundin yung 10 utos ng Diyos. Pero dahil mahal niya tayo, binigay niya yung nag-iisa niyang anak, Jesus Christ, as a payment to all our sins. And that in itself allows us to follow these laws. Jesus Christ fulfilled the law, and we are free from the bondage of sin. We are more than conquerors in Him. Sabi nga sa Romans 8, we are more than conquerors through Him that loved us. Nawa ay maging, may we be people who walks in the ways of God to show kindness and compassion sa lahat, especially dun sa mga oppressed, dun sa mga walang kakayanan na ipagtanggol yung kanilang sarili. Let us work together to build a society that reflects the values of God's kingdom, and maging agents o maging ahente tayo of reconciliation, pag-aayos ng mga nasirang relasyon, to seek and to bring healing, yung paghilom, and to restoration to this broken world. So let's pray. Father, maraming salamat sa araw na ibinigay ninyo ng pananambahan. Maraming salamat sa iyong salita, sa iyong mga batas, Lord. Itong mga batas na ito, they are not given to restrict us, but these laws are given to guide us. Gaya ng isang magulang na nagbibigay ng mga panukala sa kanyang anak,
we are to be guided by your word. We are to be guided by your laws. For righteousness and for holiness as your chosen people. We pray, Lord, na itong mga bagay na inaming i-aral, may it not cause confusion sa amin, bagkos ay kaliwanagan, Lord. We pray that gaano man kahirap ang buhay, gaano man kahirap na sumunod sa mga panukala na ito, ay bigyan niyo kami ng puso, Lord, that is open for correction, that is open for rebuke, Lord. May there be no pride in our hearts that may cause us to fall. Kaya maraming salamat, Lord, for being a father to us, for showing concern, for showing compassion, for your grace, for your mercy, for your love, for Jesus Christ, our Savior. Na sa lahat ng bagay na aming pinagdaraanan, there is hope waiting for us. Gaya ng mga slave serving for 6 years, there is hope to look forward on the 7th year that there will be peace, there will be rest, and may we just rest and commit everything in your hands. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang mapapurihan, mapasalamatan sa oras na ito. In Jesus' name, amen.